summer na summer ang tindi-tindi ng init, hindi lang sa ating katawan, pero pati rin syempre sa ating mga tahanan. Kasama natin ngayon ang isang arkitekto at tuturuan tayo kung paano maging mas malamig yung ating mga tahanan. Magandang umaga, Architect Christopher De La Cruz. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, okay. Ano po ba yung mga pwedeng gawin para po mas mapalamig yung ating mga tahanan? Nakikita ko merong mga naka paskil-paskil dito sa ating mga kisame. Paki-explain po itong mga to. Meron tayong mock-up. Madalas kasi iniisip para magkaroon tayo ng mas presko na tahanan ay yung mga mahal na ikinakabit sa bahay na mga insulation. Okay. Pero ang hindi alam ng marami, maraming mga bagay na nasa paligid natin na mura lang naman na magagawa tayo na nakakapag-insulate. Yes, nakakapag-insulate. So itong installation natin na to, itong sample na mock-up, ito yung insulation na as we know it, no? Ito yung binibili natin. Mahal ba yung sa ganyan? Hardware. May kamahalan yan, kaya tuloy nangyayari, parang kung ikaw ay walang pera, parang wala kang karapatan na maging presko, no? Aha. So, ang challenge natin is, ano ba yung mga nasa paligid natin na pwede natin ikabit? Ito, nakaka-insulate ito dahil may foam siya sa loob. Yes, meron siyang foam, and then that comes in different grades, mas makapal yan, mas konti yung init na papasok sa bahay. Tapos may effect ba? Yes. Dahil parang makintab siya, nagre-reflect? Actually, it holds the heat. Yun yung idea, no? So, hindi niya palulusutin yung init. Ngayon, itong mga nakaraang dekada, dahil sa kahirapan din, maraming mga bansa nag-eksperimento, ano yung mga pwede natin gagamitin, no? So, nagsimula yan sa mga ordinaryong damit, mga maong, lumantela. Ididikit mo sa kisame. Yung iba ginagamit karton. Ngayon, itong installation natin. Pwede po ba yun talaga, sir? Merong maong? Ito yung mali. Kasi madalas may nakikita tayo na, na mga literature na pwede daw maong basta idinidikit. Hindi po yan. Ito po yung ating sample. Okay. Ang maganda ho kasi nating gawin dyan is kung ano man yung material na napili natin. For example, paper. No? Okay. Paper, shredded paper. O kaya shredded na tela, maong. O kaya shredded na cardboard. Or doon naman sa ating mga rural areas, yung shredded na dayami, pwede din yon. Ang idea is, kung gakabit natin yan sa kisame, we can create blankets. No? Okay. And then ipapasok natin yung shredded material, tapos kailangan siya siksik. Aha. So, nire-recreate mo. Ipapasok mo siya sa loob ng blanket. No? Okay. Ng blanket na pwedeng retason tela. Alright. Yung iba naman, ang ginagawa, basta kinukumpak yan, tapos nilalagay in screens. Okay. Pwede natin ito ilagay sa pagitan ng kisame natin. Eh, sir. At ng... Oo, ng, napansin ng ko po. O, ito po, papel po ito. Papel. Tapos, tela. Hindi po ba madaling masunog yung mga ganyan? Ganito. Magugulat ka, no? Meron mga experiments and studies all over the world na yung papel, kahit yung dayami, pag ito, nakasiksik, madali, hindi siya madaling masunog. Mm-hmm. Pag ganito siyang kalus, madali siyang masunog, so kailangan siksik. Kailangan siksik. Yes. Alright. Maraming salamat po sa inyong mga tips. At kailangan talaga kumonsulta muna sa eksperto. Baka mamaya, yes, lalong magka-disgrasya. Para nakakasiguro. Pwede kumonsulta sa inyong inhinyero or sa inyong arkitekto para mas nakasisiguro. Alright. Maraming salamat, Architect Christopher De La Cruz, sa inyong tips. Magbabalik po ang unang hirit.